Hi guys, so thank you Lord for this wonderful day. So another vlog, so another property video ang gagawin natin. So ready na ba kayo mamasyal? So bigyan ko kayo ng konting kwento about this property. Itong property na to, nabili to sa akin way back 2012. Actually, yung client na to, she's one of my first clients na nag-start tayo sa real estate. Ano. And then, ngayong 2024, she decided na ibenta na or i-liquidate itong property niya. Reason for selling, nag-change of plan na siya. Kasi before, plan niya is to retire dito sa Philippines. Pero ngayon, ang plan na niya is mag-retire sa Canada. Ngayon, gusto niya i-liquidate yung mga properties niya. So, isa to sa mga properties na meron si client. Para may background kayo kung anong ginawa ni client sa property. So, hindi niya to pinaparentahan. Personal use niya yung property na to. Tuwing umuwi lang siya from Canada, so ito yung property na pinag-i-stayan nila. Para may background naman tayo kung magkano na yung market value ng property or magkano din yung presyo niya na gustong ibenta ng client. Ngayon, ang market value dito sa area ng property, which is located din Parañaque, malapit siya sa airport. So nasa 179,000 pesos na yung per square meter niya. And then ang kinaganda dito guys, rare yung property na to kasi wala nang nire-release si developer ng mga ganitong kalalaking cut. Kasi this is an 82 square meter na condo unit. Kasi ngayon yung mga new towers dito sa field residences, mga release na lang is mga 28 square meter up to 40 square meter. So that's the biggest na sa mga new towers. Pero yung property niya, 82 square meter, 2 bedroom, may maids room, tapos may 2 toilet and bath. So later, titingnan natin. So ako na curious din kung anong itsura na ngayon ng property. So bibigyan natin siya ng montage. SM City Sukat. So imagine yung property, walking distance lang sa SM City Sukat. So kapag may kailangan ka, so lakad lang. Tapos ang kinaganda dito sa mall ng SM City Sukat, Tower A and B. So lahat halos ng kailangan natin nandito na. Tapos ang good thing about the property, merong shuttle services na umiikot from SM City Sukat papunta dun sa property. So yan, nakikita nyo na yung property. So yan na yun. So, ang team ng property na to is a resort type. So, hindi siya matataas na building. Mid-rise lang siya. Most of the towers up to 12 floors. Then, yung iba naman, mababa pa. So, actually, we still have pre-selling na prices. Kasi, pa-turnover pala. Pero nakatayo na, naka-finish na siya. Finishing na lang sa loob yung tower 9 and 10. Pero, ipupuntahan natin na tower is tower 2. Itong nasa harap natin, yung field residences, yan yung club. So nandito na tayo sa 6th floor. So ito lang yung unit. So malapit sa elevator. Tapos nandito yung may view ka dito ng amenity. So, punta tayo sa unit, guys. Imagine, ito lang yung elevator, tapos ito na yung unit natin. Ayan. So, nandito na tayo sa unit. So, i-check natin lahat. Actually, itong area na to, rare unit na to dito sa field residences. Kasi 82 square meter to. Para mayroon kayong konting idea, so, ang market value na dito sa field residences, nasa 179,000 per square meter. So, kung 82 square meter to, 179,000 times 82 square meter, mga nasa 14 million plus na yung market value. Pero ang good thing, in-offer lang ni client to ng 9 million peso kasi gusto na niyang ma-dispose dahil meron siyang another plan to use the money, so dun sa Canada. Actually, napakagandang deal na ito. So, silipin natin tong unit. So, ito yung main door na ito, nung suite na to. Nag-iisang unit lang to sa isang floor. So, ito na yung kitchen.
Yan, so punta tayo dito. Pero i-offer ni client to ng hindi kasama yung mga gamit. So kapag ka na-purchase na, tatanggalin niyo yung mga personal things niya like itong washing machine, ref. Pero at least may idea tayo kung saan natin nilalagay. So dito yung washing machine, tapos pwede mo lagay dito yung fridge. May dalawang overhead cabinet ka. So tapatan, ang laki ng kitchen. So meron kang 4 burners na electric stove. Tapos meron na ring exhaust. Yan. So may exhaust na tayo. So ito, imagine mo 2-bedroom plus. So ito naman yung maid's room. So ganito yung itsura niya. Actually, itong unit na to, hindi pa nila na interior. So kung ano yung pagka-deliver ni SM sa kanila, ni developer. Same na same pa din. Tapos may sariling banyo. Banyo na sliding door. Ayan, so may sariling banyo na si kung may maid tayo and or helper. So ayan. So ito naman yung living area. Si client, si owner, ang ginawa niya, dito niya nilagay yung dining. Tapos dito yung ginawa niya na living area. Pero it's up to you guys kung sino yung magiging new owner nito. Kung paano niya i-interior or re-rearrange to. So, di kasi kasama yung mga gamit. Pero pag dineliver, kung ano lang yung mga naka-fixtures, katulad nito, so yun yung mga may iiwan. Ito, nilagay yung TV, sofa, dining. Tapos, ito yung balcony. So ito naman yung balcony natin guys. Laki ng balcony na to. Ayan. So tables, chairs, actually pwede nga couch eh. Laki yun. So ito, punta naman natin yung bedroom. Pero ang kinaganda dito sa bedroom, bago tayo pumasok, papakita ko yung connecting door nung toilet and bath. So meron tayong common toilet and bath na dito yung door. So dito, laka. So ito yung toilet and bath. So ang laki niya. Ito yung sink, toilet, tapos nandito yung shower. Yan. Yan. So tapos, meron door dito papunta sa first bedroom. So connecting. So may pintuan siya dito. Tapos may pintuan din dito. Yan. So kung nandito ka sa room na to, makaka-access ka papunta dun sa toilet and bath natin. So, ito na yung first bedroom. Actually, laki oh. So, never been touched to. So, kung ano yung pagka-deliver ni developer. So, ganun pa rin pati yung paint. So, parang bago. Kasi hindi ginagamit to masyado ng owner. Matagal, parang once a year nga lang sila. Minsan, hindi pa nakaka-uwi ng Pilipinas. So, ginagamit lang nila to every time na mag-vacation sila dito sa Philippines. Yan. So, punta naman tayo sa master's bedroom. So, ito naman yung master's bedroom. Yan. So, yan. So, gusto ko lang dito sa master's bedroom, malaki yung pwedeng closet. Lika. Yan. So, para, yan siya. So, pwede mo lagay mga cabinet mo dito, sapatos or bags. Tapos, ito na yung personal toilet and bath natin dito. Ito yung amenity ng field. So, meron tayong lap pool dito. Tapos may kiddie pool doon. Tapos mirror image
sa kabila magkakaroon din. Tapos yung gitna nito open field. So, dito na lang guys. So, see you on my next vlog. Bye! Palabas na tayo ng field residences. Gusto ko lang mapakita sa inyo na sobrang lapit niya lang sa SM City Sukat. Tsaka bukod sa SM City Sukat, malapit lang din siya sa international airports na E-Terminal 1, 2, and 3. Tapos marami ring colleges dito na malapit. Malapit din siya sa mga hospitals. So, kumpleto na dito. Ito yung guardhouse. So, palabas na tayo. So, ayan lang. Ito na yung SM. Sobrang lapit. At additional, for future developments dito sa area, magkakaroon na ng train station. So, may C5. Malapit lang dito, yung Las Piñas station. And then, magde-develop din si Villar ng 80 hectares of mall and casino. Malapit dito sa area. Kahit na malapit lang dito sa may Mall of Asia.